the Chronicler's History Introduction. Unahin muna natin a bit of a review, mga kaibigan. First point, yung apat na groupings of the 16 historical books. So pagdating po ng Katolikong Biblia, ibig sabihin yung Catholic canon, kasi alam, naipaliwanag ko na noon na may mga pagkakaiba sa lumang tipan, yung numero o listahan ng mga libro ng Biblia, Protestante, Orthodox Church, Roman Catholic Church. So I am thinking or I am discussing now yung Roman Catholic Canon, yung Roman Catholic Bible, 16 historical books. Anim yung Deuteronomistic History. Alam, yung mga iba, karamihan dito, ay alam na nila ito kasi ito yung mga unang Bible subject matter ng ating Bible study nung mga nakaraang taon, yung anim na libro doon. And then, the Chronistic History, apat na libro po under the Chronistic History. Ito po yung topic natin ngayong ang course na ito, kaya ang tawag minsan yan na Chronicler's History or Post-Exilic History, History after the Exile, Israel after the Exile. So, ito po ang ating pag-uusapan. At kasama din dyan, later on, yung Bacabian Revolt, no, at the Historical Midrash. Apat na libro po yun, no. So, abangan po itong 3 and 4. In the meantime, ito po ang ating number 2, Roman numeral 2, yung historical books na ang estilo niya ng pagsusulat ng kasaysayan ay makakronista, no, o Chronicle's History. Alright, mga kaibigan, no? So 16 lahat 'yon, natapos natin yung 6. At siyempre 10 pa, na? At itong Chronistic History, ito yung course natin simula ngayong gabi. Okay, just a bit of a review. Yung Deuteronomistic History, yung 6 na libro doon, Joshua, Judges, 1 and 2 Samuel, 1 and 2 Kings, no? At covering yung tinatawag na kasaysayan ng ancient Israel from the takeover of Canaan, no? Notice yung English po, no? Takeover. Hindi na po masyadong ginagamit yung conquest kasi violente at na medyo hindi maganda ang pakinggan. The English term na ginagamit po ngayon ay take over, no? Pagpapalit ng nasyon, no? Na yung Israel ay pumasok sa bansa ng Canaan, no? O nation of Canaan in the 13th to 12th century before the coming of Christ or before the common era, or 1,200 years more or less to before. Nga ba, ang tagal-tagal na po yun na palahon, hindi ho ba? And until the fall of the kingdom of Judah in the 6th century BCE, it fell on the 587 BC before the common era. Kaya ito po yung anim na libro yan ay isinasalaysay yung kasaysayan na yan. Tingnan niyo po sa 6 na libro may salaysay niya yung mga kasaysayan na ito. Siyempre, alam na natin talagang very synthesized yung pagsasalaysay, no? Then yung apat na Chronistic History, 1 and 2 Chronicles, no? Ezra and Nehemiah. Ito po yung ating pag-uusapan simula ngayong gabi. Ano naman ito? It covers yung kasaysayan ng Israel mula sa creation of the world, no, hanggang, notice, rebuilding of Jerusalem after the exile, no, restoration. Kasama na dyan yung pagtatayo ng templo, muli, no, restoration
rebuilding of the temple, or especially rebuilding of the city na nasira, until the Persian period, panahon ng nila Cyrus the Great, in the 6th to 5th century before the Common Era. Okay, so we will have more of this anyway. Then, yung pong the Maccabean Revolt, dalawang libro po na 1st and 2nd Maccabees. Ano naman po ito? Ang kanyang kwento o plot, na ang setting niya po, yung pong kung setting, di ba, merong yung panahon na ikinikwento, hindi yung panahon niya na kasaysayan, kundi halimbawa, ako nagkukwento ngayon, pero ikinikwento ko yung isang panahon ng giyera ng World War II. So I am in year 2022, pero I am narrating a history or story that happened in World War II in 1941, for example, up till 1945. So yun yung setting, no? Yung setting niya ay no panahon ng Hellenistic period, panahon ng mga Griego, and the beginning of the Roman period. Meaning to say, second century before the Common Era, or BC before Christ, no? Second century. And this it describes yung panalo nung revolt, no? Ng mga Maccabees, pamilya ng Maccabees, at yung paglilinis nila, dedication and purification of the temple na ginawa afterwards. Ngayon, yung 1 and 2 Maccabees ay nasa Roman Catholic Bible natin, pero yung Orthodox, some of the Orthodox churches in their Bible, the Maccabees has two more books, and that is the 3rd and 4th Maccabees. So, hindi na natin kinuha yon, mga Roman Catholic, yung 3rd and 4th Maccabees, pero yung mga kapatid natin na mga Orthodox churches ay isinama nila sa kanilang official list ng Biblia. Yung mga Protestant Bible ay wala na yung 1, 2, 3 and 4 Maccabees, obviously. Hindi na yung sinama sa canon nila sa kanilang Biblia. So, we will have more of this in the near future when we finish yung chronistic history. Ito yung kasunod po natin. Then, yung apat na historical narratives, yung historical midrash na ang tawag, ay apat po yun, yung sa fourth grouping, ito yung estilo niya ay hindi talaga siya exactly a history, pero parang nobela, no? Ang tawag dyan ng mga Hudyo yung estilong pagsasalaysay ng isang kwento na nakafocus sa isang tao o hero ay midrash. Tawag po nila yan, pagsasalaysay, pagpapaliwanag in the form of a story, halimbawa, na nakafocus sa isang character. O, ang tawag natin dyan ngayon, modern term sa literatura, sa panitikan, ay novela. No? Novela. Hindi po yung novela na ano, na makakapalangin. Novela, short story, kumbaga. No? Tawag dyan technical. Kaya, ano mga yun? Book of Ruth, Tobit, Judith, and Esther. Apat po yun. Okay, number two now. Number two point sa ating ngayong gabi ay nabanggit na natin yung word na history, no? Kasaysayan sa Tagalog. Alam nyo, naging controversial yan kasi may nagsabi nga na yun daw history ay chismis. Di ba narin, nag-viral nga yun yung sinabing chismis. Pero ang history po ay, strictly speaking, no, yung kasaysayan na tawag ay based on facts. Ano yung facts na yan? In the past, no? Written records. Nakasulat
na pruweba ng mga archives, records, and data, no? Record or data as evidence. Diyan na po ang basehan nung pag pagre-reconstruct ng nakaraan, no? Yan yung gawain po ng historiador or historian, no? Historiador, no? I-reconstruct niya, no? Yung nakaraan para yung mga tao na katulad natin ngayon, nabubuhay ngayon, eh nababasa natin ano ba talaga nangyari, no? At nakagawa tayo ng desisyon, no? Sabi nga nila, hindi na natin uulitin yung mga mistakes ng nakaraan at we learn the good things that happened in the past for our present and future life. So, mahalaga po yung kasaysayan. Alam mo natin yan. Based on facts, written records, and data as evidence. However, doon po sa lumang tipan, no, yung tinatawag natin na biblical history, eh hindi po katulad ng sinasabi ko kanina na base sa data and written records. Kasi nga, wala namang masyadong mga recorded written records except sa Bible to collaborate yung evidence natin. So, ang tawag po dyan, pagdating ng biblical history ay historiography. Palakihinga natin para kumakita ninyo. Historiography. Ewan ko sa Tagalog yan. Tagalog nyo lang po, no? Ano bang historiography? Well, parang pagninilay po, no? Reflection, no? Pagninilay on those events, no? On those events, on how yung mga Israelita ay understood themselves, no? In the world and yung relasyon nila sa Diyos. So, they were not so much concerned about evidence, data, hindi katulad natin ngayon, no, na interesado tayo sa mga pangyayari, nire-record natin. Sabi nga natin, merong ano tawag natin dyan, pag resibo, na tawag natin dyan, may resibo, kinukuhanan ng video o selfie para may resibo ka. Yan talagang very clear na meron kang ebidensya. May CCTV, no? So, talagang ano po, kitang-kita yung ebidensya. Ngayon, then doon nila i-reconstruct kung ano nangyari, no? Pero ang biblical history, hindi naman ho ganun, no? Wala namang mga historiador na sumusunod kay Joshua o sumusunod kay David na nagre-record na gano'n. So, it's more of interpreted events. No? Pagninilay nung mga nangyari, mga kapatid. Anong object ng pagninilay nila? Eh, yung pananampalataya nila sa Diyos at ano ang intindi nila bilang Israel sa kinagagalawan nilang mundo? Di ba? Chosen people. They understood themselves as chosen people. So they wrote history, their history from that point of view. Not an objective thing na katulad ng mga historiador na dapat objective ka pag nagpe-present ka ng kasaysayan, no? Wala kang kinikilingan, no, katotohanan lang, di ba yung sabi ng isang television nata yon, no? Walang kinikilingan, walang pinapanigan, kasi objective ka nga, no? Pero hindi ganyan po yung biblical history. Yung mga nagsulat dyan, hindi objective. They saw themselves as chosen people of God and a special relationship with God, and they wrote history from that perspective and they interpreted those events. So parang pagninilay, ang tawag nga ng mga ibang komentaryo ay theological history. Tawag na bro. Kinwalify po nila yung meaning ng kasaysayan. No? Hindi basta-basta lang kasaysayan, pero interpreted history. It's a historiography. No? Theological
history. Kumbaga sa Tagalog, pwede mong sabihin, pagninilay sa kasaysayan. Pagninilay, hindi lang pagsusulat tungkol sa kasaysayan, pero pagbulay-bulay nila, no? Yung kasaysayan, doon nila, at sa kanila sinulat kung ano ibig sabihin noon sa kanilang buhay at sa kanilang relasyon sa Diyos. Kaya, yung pong history, historical books, no, hindi ho ibig sabihin na itong mga nagsulat ay historians, mga kaibigan, no, na ang object nila ay ipepresent ang kasaysayan. Hindi po, no. Ang object po nila ay ipakita kung sino ang Diyos sa buhay nila at pagtingin nila kung bakit sila halimbawa ay natatalo sa giyera, ano bang dahilan, no, instead of really object presenting factual event. So qualify always, no, pag sinabing history, you think of theological history, pagninilay sa kasaysayan. Okay, that's point number two. No. Point number three, sa introduction po natin ngayon, gabi, ha? Next meeting na ho tayo, discuss yung mga libro, yung tinatawag na historical books within the Catholic canon. Ito, topic ko po ito pag nagtuturo ng introduction to the Bible, to the general scripture, ito, sacred scriptures sa mga seminarista, one semester, dinidiscuss yung kasaysayan nung pagkakaroon ng iba-ibang listahan ng libro sa Biblia natin. Na, anong ibig sabihin? Pumunta kayo halimbawa sa bookstore, bibili kayo ng Biblia, kakasalangin yung anak, tulad nung mangyayari sa one of the children of kasama natin gabi-gabi, every Wednesday, may Wednesday online Bible study natin, kakasalang kanilang anak, so kailangan ng Biblia, di ba? So pagpunta ka sa bookstore, tatanungin, marunong din yung SThD, ano pong Biblia ang kailangan ninyo? Oh, yung bang pang-Katoliko o pang-Protestante? Yan, yun pa lang po. Mag-gauge nyo na there is a problem sa list of books. Minsan may nag-sabi sa akin, Father, pasensyano kayo, hindi ko kami Katoliko, kami po ay Bible-based Christians. Sabi niya, Bible-based religion. Alright, sabi ko, pero which Bible? What kind of Bible is that? So, Protestant Bible, Catholic Bible, Latin Bible. So, iba-iba po kasi yung lista ng number of books. At yung pag-aaral niyan, ang tawag dyan ay yung canon. No? List of books. Yan. So, yung Catholic Old Testament canon natin, okay, 46 books sa Old Testament, mga kapatid, no? 46. Kasi isinama natin yung 1 and 2 Maccabees na wala sa Protestant Bible, Tobit na wala, and Judith, and then there's two, there are three more, no? Na na-discuss na natin sa wisdom literature, yung Sirach, at wisdom of Solomon and Baruch. So, yun. No? Now, yung Protestants, they have 39 books following the Hebrew Bible. No? Yung libro na, yung Biblia na naisulat sa wikang Ebreo na yan ang ginagamit. No? 39 books. Yung Orthodox, 52 books ang Old Testament nila. Mas mahaba, no? Kasi binasa nila talaga literal doon sa Greek Bible. Tayo rin nagbasa din, binasa natin sa Greek Bible na Septuagint nang tawag or LXX, pero nilimit pa rin natin, no? Di natin kinuha yung 3 and 4 Maccabees, pero yung mga Orthodox kinuha nila.
So makikita nyo na iba't ibang tradisyon ng Biblia, mga kaibigan, no? At walang matinong tao na magsasabi, kami ang tama. Wala pong ganyan sa Biblia, no? Kasi komplikado ang kasaysayan niya, no? Walang magsasabi, magmarunong, kami ang nauuna, kami ang tama, kami ang unang Biblia, kami ang wala pong ganyan sa matinong nag-aaral ng Biblia. Alam na alam nila na komplikado po ang kasaysayan ng listahan ng Biblia. So, we respect each other's traditions. Kung ikaw Protestante, edi doon ka sa 39 books. Kung ikaw Orthodox, edi doon ka sa 52 books. Kung ikaw Katoliko, doon ka sa 46 books. Unfortunately, yung mga Katoliko hindi aware of this, kaya bili lang sila ng Biblia without knowing na yung canon ng Catholic is not the one that they are buying, no? Pero yun naman nagtitinda minsan, marunong din nagtatanong din kung anong klase ng Biblia. Mas marunong pa si SThD kaysa yung bibili ng Katoliko dahil nga pinapaliwanag niya. Minsan pinaliwanagan ako nung si SThD kunwari hindi ko alam, pero she knew. Kaya it's a way of selling, no? Properly, no? Now, ang question dito ngayon ay, where does the history start pag gagamitin mo yung Catholic Bible natin, no? Canon, Catholic canon. Saan nagsisimula ang kasaysayan para sa canon na ito? Kasi iba-ibang ang Biblia po natin, iba-ibang listahan natin. Depende po, no? Doon sa mga listahan kung para masagot mo yung tanong. And saan nag-e-end ang kasaysayan? Ang sagot po dyan, depende kung saan, anong Biblia mong, ang Biblia mong gagamitin. No? So, of course, hindi naman tayo Protestant, hindi naman tayo Orthodox, we respect that. No? So, we go to the Catholic canon. Mga kaibigan, no? So, okay. In the Catholic Bible, in the Catholic canon, no, ang kasaysayan, history, starts and ends with Joshua. The story of Joshua, in the book of Joshua, okay, and, notice, goes through the period of judges, the kings, exile, return from the exile, and the Hellenistic domination of Israel. Yung pumasok ang Griego. At saan magtatapos? With the Pax Romana, with the entrance of the Roman Empire. Isa mo makukuha ito sa Maccabees na po, na wala doon sa ibang mga Biblia. So, naroon sa Catholic canon at Orthodox canon, mga kapatid. So, okay. So, yun yung kasaysayan na pag how the Catholic canon think or presents, no, an outline of history where it should begin and where it should end. Now, ngayon yung pong ano natin, canon natin, kung bakit ganun ay dahil meron siyang tinatawag na Christological dimension. Ibig sabihin nito, yung direction ng history niya, yung kasaysayan ay ang pinapatutunguhan niya ay si Kristo. Kaya ganun ang pag-arrange niya ng mga libro, mga kaibigan, nung canon. Yung listahan na na-arrange into this order, magkaiba rin po. Sa arrangement ng mga Hudyo, arrangement ng Protestante, arrangement ng Orthodox, arrangement ng Roman Catholic, magkakaiba rin yung arrangement. Maliban sa number of books, no, mga kaibigan, yung pag-a-arrange nila ng mga libro, magkakaiba din. Kaya, hindi basta-basta yung Biblia, di ho ba? Kailangan mo rin ng kaunting talino para maintindihan mo bakit ganon. And the last thing na isipin nyo po, kami ang tama, kayo mali. Kasi pag sinabi po natin yun, yun din kapatid natin ng mga pastor, sasabihin ng iba, sasabihin na kami tama, kayo mali. Di, wala talaga doon tatama. Walang, so, ibig sabihin,
talagang we respect yung mga nangyari sa kasaysayan, no? So, let's see, no? Yung historical books na tinatawag ng natin na, sa Roman Catholic canon ay with the Roman period, no? Mag-stop, mag-e-end siya, sabi ko kanina, no? Sa Roman period, pero ang i-resume yan ng Ebanghelyo, yung kasaysayan, no? At nasa Roman period pa rin yung Gospels under the Roman Empire. Augustus, nabanggit yung Gospel of Luke, for example, no? So, then yung Catholic canon natin, kinukonnect niya yung historical books with the Pentateuch. Ano ibig sabihin noon? Yung Pentateuch po yung unang limang libro. Kasi nga, ang tingin niya sa kasaysayan ay magsisimula sa creation of the world, no? And ends with the Roman period, the birth of Jesus, no? And continues till the end of the world in the book of Revelation. Of course, that's not new to us anymore. Pero pag i-compare nyo sa Hebrew Bible, yung libro na isulat sa wikang Hebreo, okay, ang tingin ng kasaysayan doon ay ganito. Nagtatapos sa 1 and 2 Chronicles, and then inihahanda niya na ngayon yung pagbabalik nila sa lupang pangako, to the promised land. So makikita niyo po na hindi parehas ang tingin nila sa kasaysayan. Okay? Depende sa Biblia po na gagamitin. Right? So yung Catholic Bible usually traces history from creation down to the Roman Empire, which is 1 and 2 Maccabees, to the Gospels, Jesus, and then on to the book of Revelation. You know? Meron na yung Acts dyan, nandiyan na yung Church. Yun ang presentation natin nung kasaysayan. Kaya yung mga tinatawag na timeline, di ba, narinig nyo na yan, biblical timeline, depende nga kung kaninong timeline yan. Kung anong sinusunod yung timeline. Kung sinusunod nyo yung Roman Catholic timeline, it's alright, no? Na, although you have to be aware that it depends, the timeline depends on the Bible canon na ginagamit. Mga kapatid, kaya pag Jewish timeline, Hebrew timeline, it will not be the same. Pag Protestant timeline, it will not be the same. No? Pag Orthodox timeline, it will not be the same as the Catholic timeline. So, you will not go out there and argue, kami ang tamang timeline ng kasaysayan. As I said, tama rin sila, tama rin. tama rin. Kasi nga, komplikado yung history ng canon. Kasaysayan ng lista, pagkakaroon ng listahan ng ating Biblia ngayon, mga kaibigan, no? Alright? So, I hope I am explaining myself clearly. Alam ko, hindi ko kayo nakikita, pero bakang natumataas ang kilay ng iba. Anyway, let's maybe in some other time, we will devote ourselves sa discussion ng canon. Kasi sabi ko kanina, ito yung topic ng first year ng theology, yung pagkakaroon ng iba't ibang canon or canons. Note, one N po yun, ha? Hindi po double N. Kaya minsan kinokorek kayo ng ano eh. Yung canon yan ay yung nasa Russia ngayon, no? Yung canyon. No? Canyon po yan. Hindi po double N. Ha? One N, canon. Now let's put point number ano ba ito? 3 kanina. So, point number 4 na tayo. Sorry for the scrolling. No? Now, notice that in the Catholic canon, yung listahan, yung timeline natin, no? Ganito mangyayari. Yung libro ni Ruth, ang kasunod dyan right away ay Judges. Yung Ruth po sa Jewish canon, nandoon po siya sa writings, yung tinatawag na ano po, na number third division siya. Wala po siya pagkatapos ng Judges.
sa kanila, Judges, Joshua, Judges 1 and 2 Kings, 1 and 2 Samuel, 1 and 2 Kings. Yun, wala yung Ruth na naisingit. Pero, sa Catholic canon, naisingit siya after Judges. At, pagkatapos ng 2 Chronicles, okay, pumasok si Tobit and Judith before 1 Maccabees. Yung dalawang libro na yon, no? So ang tingin natin ay itong mga nag-arrange, whoever arranged those books, no, understood that or could have understood na yung mga minor stories, no? Yung story of ordinary people. Kasi si Ruth, ordinary person, no? Widow, no? Yung si Tobit, Judith, hindi sila mga hari. Kasi yung mga kasaysayan, mga heroes yan eh. Yung mga kings, heroes, military campaigns, military leaders, ang focus ng kasaysayan, mga kaibigan, no? Pero may paminsan-minsan na isasalaysay ang mga ordinaryong tao katulad ni Ruth, Tobit, no? Judith, Esther, no? Hindi naman sila mga hari, no? Pero nailagay sila sa mga moment na kahit na they were written much later than the book of Judges, dahil sa setting niya na sa Judges, at saka parang binabalance niya yung mga tawag nga natin kanina, mga kasaysayan ng kwento ng mga hari, mga bayani, mga military leaders, no? So Ruth, Tobit, and Judges. Yan tawag nila diyan ay law history, no? Hindi high. Ito yung high history, itong mga heroes, tawag dyan ay high history, yan, high history, pero ang yung Roman Catholic canon natin na hindi niya nalimutan na isingit yung mga maliliit, no? Law history. So mayroon pong dahilan kung bakit ganun yung mga arrangement. Kaya nga, napakaganda yung Biblia mo, pag-aralan mo yung arrangement niya po, no? Kasi meron ding ibig sabihin nung pag-a-arrange ng Biblia. May mga alam ng libro ng Biblia. May mga nung malimit po pag ako nagtuturo, pinamemorize ko rin yung order ng mga books, yung arrangement ng books. Sabi ng ibang estudyante, napaka-uzi naman si Father. Pati arrangement ng books, pinamamaster. Ganun na kung nauna yung Ruth bago Judges, o ano na yung problema doon, kung basta nandoon yung mga pangalan. Yes, okay naman din, no? Hindi naman tayo ganun ka uzi, no? Pero mayroong kasing theological meaning yung pagka ano bang tawag doon sa Tagalog, yan yung arrangement ng mga libro, kung ano yung nauna, kasunod, nauna. Yan. May dahilan po. Kasi magkakaiba nga sa mga Biblia, no, depende sa tradition na sinusunod po natin. Katulad tayo, yung Catholic canon, may arrangement siya eh. Kaya may dahilan din yung arrangement na yon. Okay. No. Law history. Now, 4 tips for the Catholic interpretation of the historical books. I think this is the last. Ano to? 5, yung point number 5. No, yung gabi. So, maaga tayong matatapos, no. 4 tips for the Catholic interpretation of the historical. Paano natin na i-interpret, no? Iintindihin, maipapaliwanag, maisasalin sa lengguwahe na naiintindihan ang libro ng kasaysayan, no? O historical books, no? Okay. 4 tips. Una,
it is okay, mga kaibigan, to use multiple textual traditions, sabi ng nabasa kong libro na tungkol dito. Ano ibig sabihin niyan, mga kapatid? Kahit ba Katoliko tayo, for example, we will not limit just ourselves to using our Catholic canon. Let us also consider other textual traditions. Yung Hebrew Bible, dyan magsisimula yung Protestant canon. Okay? Dyan ang base ng Protestant canon. Okay? Yung Greek Septuagint, yung ating Catholic canon and Orthodox canon, listahan, dun ang basehan natin yung Greek Old Testament na ginamit nung mga sinaunang miyembro ng simbahan, the so-called church fathers, no? And even the gospel writers, they were using the Septuagint, no? So yung nung nagkabalay na tayo sa Biblia, ito na ang nakagawian natin, na kinukuha natin yung libro ng Biblia, yung laman niya mula sa Griego na Biblia, the Greek Old Testament, which is a translation of a Hebrew tradition that was written in Hebrew originally. Okay? So, and of course, pagdating ng Middle Ages, mga kaibigan, simula kay St. Jerome, for example, ang ginamit ng mga Roman Catholics ay yung Latin Vulgate. Kaya it is also okay to take that as a kumbaga key and basis for one's interpretation sa mga historical books, kasi mayaman din ang pagsasalin ni St. Jerome mula sa Hebrew Bible. So mayroon din siyang mga wealth and richness, kumbaga, mga kapatid. Kaya multiplicity ng textual traditions. Yan ang kagandahan ng natin, no? Kasi we appreciate yung other textual traditions. Hindi yung sasabihin mo, ay, Latin lang kami. Doon lang kami. Tama. Of course, yung Latin ngayon, may English translation. No? So, or magsasabi ka, ay, doon kami sa Septuagint lang. O mga Protestant sasabihin, doon kami sa Hebrew Bible lang. Of course, those are all textual traditions used by the early Christians, mga kapatid. No? Kaya, let us be nourished by the textual traditions na ginamit nila. No? Huwag natin ililimit lang sa isang iisa. Siguro, binayayaan na tayo ng Diyos ng iba-iba na textual traditions. Kaya sabi ko kanina, mahirap yung i-claim mo, kami ang tama, kayo ang mali. No? I-appreciate mo yung anong textual tradition ng Protestante, textual tradition ng mga Hudyo, textual tradition ng mga Orthodox churches, no? Tayo Latin West, di ba, maganda yun natin yung kumbaga attitude natin na hindi tayo ganun mayabang na kami ang tama, kayo mali. Number two, sa pag-iintindi ng mga ganitong historical books, avoid po natin yung two extremes. Lagi nasa balance tayo, nasa gitna lagi tayo. Anong yung extreme? Yung extreme na lahat na nakisulat dyan ay totoo at their face, historical at their face value. I'm not saying totoo. Totoo is another theological term, truth. But that whatever you all of those you have read that happened that exactly the way it was said. Extreme yun sa tingin natin na Roman Catholics. No?
Hindi tayo ganun kasimple-minded na kung anong naisulat dyan. Yun at yun ang nangyari. Sabi ko nga kanina, theological interpretation ng events. No? We don't anymore know what really happened. But how they reflected, no? Yung pinagnilayan nila, yung pangyayari na yan, and wrote something about it, that is a reflection of what could have happened, mga kaibigan. No? So, I'll give you an example. Yung, hindi sa historical books, pero the famous example, the most popular example, yung the creation of the world. May mga ano diyan na i-insist nila na talagang anim na araw talaga nilalang lang ng Diyos ang mundo. Anim. So i-insist nila na yung oras na 24 hours ay sa Diyos ay talagang etc. No, i-insist nila na the six that's a theological interpretation of the creation of God's power to create. Mga kapatid, not necessarily na ganun ang nangyari. Na nauna muna na ilalang yung light. Halimbawa, kasi pagdating mo sa ibang parte ng Biblia, ang unang nilalang ng Diyos ay hindi light. Sa pagdating mo ng libro ng Proverbs, ang naunang nilalang doon ay wisdom. Mga kapatid, pagdating mo sa Book of Job, hayop, yung beast. Leviathan and Behemoth ang naunang nilalang doon. Kaya, theological interpretation of, ano po yun, nung, of the power of God who is the creator, one and only creator. So you cannot take that at face value as historical. Yun ang, point, ang example po doon, no? So, considering the books, yung another extreme, as mere stories and no historical value at all. Ito naman yung tendency ng mga iba, hindi sa Pilipino, pero yung mga masyadong doubtful sa Biblia, sabagay may isang presidente na nagsabi noon, wala namang value ng Biblia kasi puro mga kwento-kwento lang. So, presidente ba nagsabi noon o na-misinterpret ko lang, na-misinterpret ko lang, pero narinig po natin yan, no? Yung Biblia naman, ano lang yan, lumang-luma na yan, ano yan, puro kwento ng mga sinauna. Ano, wala nang value ngayon, no? So, mere stories, no historical value at all. All are made-up stories. Gawa-gawa lang yan. Made-up stories, no? Katulad ng yung famous epic sa Ilocano, limbawa, biyag ni Lamang, the life of Lamang, the legend of this. So, made-up stories. No? Yung kwento lang. Wala siyang historical value. So, extreme din po yun. No? Dalawang magkalayo na pag-iintindi. No? Hindi po. Nasa, ano, there is a historical value, for sure, but those historical facts and events were interpreted. Said a while ago, base doon sa pananampalataya ng Israel and how they understood the world, their role in the world, and in the relationship with God. Number three, and later on number four, not to be confined to one method of interpretation only. Alam niyo po, ang pag-iinterpret ng Biblia, maraming approaches, maraming methods and approaches, mga kapatid. So, hindi lang tayo nakagagamit ng isang method. No? Ako na-train ako sa isang method sa Roma, how to interpret the Bible, pero we were not told that that's the only method that you should use. Hindi po. No? Marami pong pamamaraan ng pagbabasa at i-interpret, pagpapaliwanag sa Biblia. So, halimbawa, yung mga nagba-Bible sharing na personal method ng kanilang pag-iintindi sa Biblia, that is also okay. No? Pero what we really have to avoid, ay sabi ko kanina, yung extreme. No? Yung extreme.
kasi delikado po 'yon, no? Halimbawa, alam mo natin lahat yung na Biblia pwedeng gagamitin 'yan para to take advantage of other people. Hindi ho ba? No, magka-claim ka na lang 'yan na ikaw ang continuation ng Son of Man o Son of God, 'di ba? So without theological interpretation at all, no? Idudugtong mo na yung sarili mo na ikaw yung revelation ng God. So anybody can do that, no? Anybody can claim, no? Without proper interpretation, no? So avoiding the two extremes. And mahalaga po yung study of the literary styles and historical context. Essential po yun. Kaya nga meron tayong Bible study led by a mga teachers na nag-research na gano'n. Kasi hindi naman ho pwedeng mag-Bible study ka lang na maglilid ka na hindi mo na pinapag-aralan. Alam mo ho yun, no? Natin lahat yun na may kanya-kanya ho tayong teritoryo. Kung ikaw ay medical doctor, yun, field mo po yun, talagang nasa, sinanay ka po doon, no? Kung philosopher ka, sinanay ka po doon. Kung ikaw ay lawyer, sinanay ka doon. But not necessarily you will understand the Bible kasi hindi ka man nasanay doon. Or ako, I will not understand. Kahit na, halimbawa, dami-dami mo nang alam sa gamot, medicine, kasi ginugoogle mo lang, tinitignan mo sa internet. Pero sasabihin ng mga doktor, that's even dangerous, mga kapatid, kasi nag-i-interpret ka. No? Nag-i-interpret ka yung nababasa mo sa internet. Hindi ka naman sinanay. No? Hindi ka dumaan sa classroom. Hindi ka dumaan sa proper training. Paano ka mag-i-interpret na matino sa gamot na nakikita mo lang sa ano, kung sino-sino nagsulat doon? O, hindi mo man mag-gauge kung yung mga nabasa mo doon ay really scientific research, product of scientific research or pseudoscience, no? So you need to go to the doctor na na-train, na nag-aral. Hindi po ganun po yun, no? So hindi ho basta-basta yung Biblia ay kung sino. Kaya nga yung mga nagtuturo ng Biblia, tingnan mo, no? Talagang continuous na nagbabasa sila, no? Yung mga alam ko na nag kasi, and they kumbaga consult, no? Kung okay ba ito, kung may, kasi sabi ko kanina, ang Biblia komplikado, no? At kung hindi ka maingat diyan, eh alam mo natin, no? Maraming abuso, no? Sa na, lalo pag nawala yung historical context at saka yung literary style na tinatawag, hindi mo magko-consider yung uri ng panitikan na nandyan, no? Ito pala ay ganito, hindi siya kasaysayan kundi poesiya. Ito ay parable, ito ay isang batas, pero batas na theologically interpreted, no? Mga ganun. So estilo, no? At historical context, yung binabalewala mo na yung historical context, iyan ay naisulat nung in a particular period of time.